salamat sa inyong pagkataan sa patuloy na pagka magbibigay niya lang sa Panginoon. Kasi yung gawain ng Panginoon sa iyan sa mga pagkakataon sa mga gawain sa pakikinig ng mga salita. Kaya nakakasawa dahil kayong kapataan sa ganyang edad niyo na kayong salita ng Diyos. Samantala nga, ginawag ako ng Panginoon Diyos, halos 30 anos na ako ginawag. Kaya nang naisip ko naman ang mga panahon ngayon, sabi ko, siguro tinawag ako ng Panginoon pa rin pa. Pag-ibig pa wala ako ng magtanong ng Diyos. Para bang naisip ko naman ngayon. Kasi sabi ko, ma, hindi ko naranasan ko na masarap pala mag-ibig sa Panginoon. Masarap pala mag-ibig. Ang kakala ko, may nakikita ko mga board na ginaan ng bigaan sa kalsahan sa amin. Kala ko eh, kasi pag pinadayo natin, parang wala tayong kapalit, di ba? Parang kinukutsa pa natin yan eh. Kasi hindi nga naiintindihan pa eh. Eh, kala natin ko na lang yun. Ayun, nung makunawaan ko, yung mga bagay na ganyan, yung nakita na, masarap pala magiging Japan na to. Pag may kaunting kukulis, may hirap, pero nandun yung paglalakad sa kusang na hindi natin kaya. Hindi ang makunawaan ko, anong paglalakad niya. Sabi ko na lang naroon sa mga lahat ng kaiba. Kaya pag sumigapan nyo na patuloy kayo na nagawa ninyo yung mga bagay na ganyan na daw sa Panginoon, sa pagkat nasa Panginoon niya. Marami ang naglaro naman ng Panginoon. Ang kapalit. Sa mga magdapat ng Panginoon. Kaya maganda kung maraming sa inyo ang pagkuya kalakasan na ano sa inyo sa Panginoon. Na huwag kayong magbago tungkol sa mga bagay na magawa ng loob. Sapagkat yung ginagawa nyo ngayon, isang bagay ang mga pangyayari. Masipin natin sa mga dami ng kapataan ngayon, mapangalat kayo. Tapos sabi ko sa 64 na akin, nagtitigay lang ng talata, no? Doon sa aming 64, 5 ang dami. Tapos, 64, 654. Sabi dito, mapalad ang tao na iyong inibig at kinalalapit sa iyong upang siya'y makatahan sa iyong mga loob. Magpalad daw yung taong iyong pinipili. Kaya nyo ha, sa dami-dami ng tao sa mundo, tayo, pinili ng Panginoon. Hindi ba isang napakagandang bagay na iyayan na masasabi natin ito po na kanyang masabi. Kaya nga yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, hindi lang basta-basta eh. Sabi ni Sarsay sa talaga ng ano na pagkakalagay sa Timoteo, banal na pagtawag nakatawag sa amin. Kasi bakit? Yung tumawag sa ating banal at yung tatawagin, pagiging talarin. Yan ang plano ng Diyos. Ngayon sa pag-aaral natin ngayon, mga panamaaral natin, malawak na yung ating napakinggan kanina tungkol tuon sa pagbautismo. Napakaliwanag yun. Sabi nga ng ating kapalitan dito kanina, dito nyo lang maririnig yung tungkol sa kapaliwanagan. Yung ano ba yung bautismo ng Ama? Ano ba yung bautismo ng Anak? At ano ba yung bautismo ng Espiritu Santo? Kasi sa iba, pasabihin lang nila, okay lang, magpapautismo kayo. Okay, magpapautismo kayo, kung iyan ba yung tubig. Ano po ano yung paraan nila kung paano siya magpautismo? Pero dito, napakaliwala din niya kahit kanina, na ang salitang bautismo, ang ibig sabihin sa salitang Greco, bautismo. Sa Tagalog, bautismo, ang ibig sabihin yan, lubog. Ang ibig sabihin yan, Tagalog. Kaya kailangan, pag ang bautismo, ilulubog ka sa tubig. Hindi yung sikas. Kagaya ko, yung pinanggalingan ko kasi sa Yemile, nabautismo na ko. At yung bautismo yung dinanas ko doon, inuusan lang yung ulang ganon, inuusan lang ganon. Ang pasto. Eh, bautismo na ako, ganon, inuusan lang ako. Ngayon, nung napunta ako sa kapsanan, nung napasa ko ito, nung nabaan ko sa araw ito, kailangan ko magpapautismo. Bakit? Sabi, isang bautismo lang, di ba? Eh, iba yung bautismo lang, hindi bautismo ng mga apostol eh. Kailangan, yung sinasabi, isang bautismo, ito yung bautismo na iniutos o ginawa ng ating apostol. Kailangan yun, bautismo yun. Kaya nga sa Biblia, binasa kanina doon kay Pilipe, si Yuno, anong sabi ng Yuno? Nung marinig niya yung aral sa ating Panginoong Espiritu, ano sabi niya? Anong katang-katang itubig para niya magbautismo? Pansinin niyo doon ha, lumusong.
motion siya. Pag lotion niya, kung siya pinag-tissue, kaya hindi yung sabihin ng bubble smoke. Kaya yung inaanapin. Ibigay natin ang liwanag yan kasi nga, yung napakahalaga nito eh, itong bubble smoke to eh. Bakit sinasabi kong napakahalaga? Alam mo ba, sa isang tagpo, ang pangarap ng ating Panginoong Isus, nasabi niya ito, ay, nagtingan ang mayroon niya, kung bubble sa ating dami. Kung nagbubble smoke siya sa Jordan, ang dami naman natin ng mga taga-Jerusalem, mga taga-Buddha, dami. Noon, marami rin lumapit ng mga iskribat para sa iyo ng panahon na iyo. Alam niyo ba kung iskribat? Yung mga iskribat, ito yung mga literaryo sa mga kutusan. Mga dalubasa at kausa ni Moses. Lumapit din sila para magpabautismo. Ano yung sinabi ni Juan Bautista doon? Sabi nga, maganda itong sinabi niya eh. Doon sa Mateo, sa chapter 3, ganito ang mga basa natin. Simula natin doon sa chapter 7, Matthew 3:7. Datapot ang makita niyang marami sa mga Pariseo, sa Pariseo pala at Saduceo, na nagsiparoon sa kanyang pagbautismo, ay sinabi niya sa kanila, kaya yung sabi ha, kayong lahi ng mga ulubong, sa ito. Di ba? 3:7, kayong lahi ng mga ulubong. Sino bang sa inyo ang paunawa upang magsitakas sa galit na darating? Ayan. Nga sabi ni Juan Bautista, doon sa mga Saduceo at Pariseo na magpapabautismo. Itong mga Pariseo at Saduceo, mga ano rin ito? Pujo rin ito. Ha? Kaya lang, itong Pariseo nga, itong Pariseo naniniwala sa anghel, sa espiritu, at sa buhay ng walang hanggan. Samantalang itong Saduceo naman, hindi naniniwala sa pagkabuhay ng magbili. Yung pagkakaiba nila. Pero, lumapit sila para sila ay magpabautismo ng Juan Bautista. Para sinimin yung sinabi ni Juan Bautista, sino, ano yan? Kayong lahi ng mga ulpong, sino bang sa inyo ng paunawa upang magsitak sa galit na darating? Papansinin yung talatang ito. Yung palang bautismo, isang paraan pala ito, para tayong makaiwas tungkol sa galit na darating. Yung bautismo. Kaya ipinangaral yung bautismo, napakalaga. Kasi nga, bakit? Pero darating na galit ng Diyos. Eh kung halimbawa, kagaya ngayon, isipasyon ninyo halimbawa ngayon. Siguro doon, nung hindi pa kayo nakakarid ng aral, maaaring masabi kong exempted pa kayo. Pero sa tingin ko sa panahon natin ngayon, pala exempted eh. Ang aral ng Diyos, nasa nagbibigay sa kalsada, nasa dyaryo, nasa TV, nasa radyo, nasa mga taong nagdahil sa ito ng Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin na, Panginoon, hindi ko po alam yung bautismo, hindi ako nakarinig. Yan. Pwede ba natin ipagpira sa Panginoon yung gano'n? Hindi po pwede. Wala kang tao, wala kang may dadalhan. Sapagat ang salita ng Diyos, nandyan ang salita ng Diyos. Kaya kagaya nyo ngayon, meron kayong Biblia. Meron kayong salita ng Diyos. Kaya meron na kayong bagay na dapat gampanan sa pagbasa ng Biblia. Kaya siya sabi ko na yung salitang para magsitakas sa galit na narating, isa yung paraan ng Diyos. Kailangan ang tao ay mag-bautismo para maging ganito sa galit ng Diyos. Kasi ang galit ng Diyos, doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 18. Ito yan eh. Thessalonians. Kalawang Thessalonians chapter 1 verse 8. Sabi dito, na manghiganti sa hindi nagsisigilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Alam mo ha? Yung daw galit ng Diyos kanino, yung hindi nagsikilala sa Panginoon. Kaya magpasalamat sa Panginoon, nagkilala nyo ng Panginoon. Diba? Hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo kasi, naroon si tinuro yung bautismo. Diba? Ito tinuro yung bautismo. Ito
itinurok. Nung unang panahon kasi, mapapansinin yung unang panahon sa Dumungkipan, ang itinuturo doon yung pagtutuli. Ang salitang pagtutuli, ang ibig sabihin niya, pag binasa mo yan, ano yan eh, paglilinis din. Ang ibig sabihin niya, paglilinis. Kaya yung unang panahon, Israel, sila yung mga tinutuli. Pag walong taong pinanganak ka, walong taong ka na, na lalaki, kailangan kang tulili. Sapagat ito ay tipan, ay binigay kay Abraham. Na ang bawat lalaki na ipapanganak, sa loob ng ikapitong ikawalong araw, kailangan siya tulili. Kapag hindi na tinuli, iiwalay ng Diyos yun. Ganun yung unang panahon. Ngayon sa panahon ng ating Panginoon si Kristo sa Ebanghelyo, ang kahalintulan niya, ito ng bautismo na itinuturo sa amin. Yan. Kaya napakalaga ng mga kabataan na yung bautismo ay ating maunawaan. Kagaya na sinabi kanina ng ating kapatid dito, ano ba yung bautismo ng Ama? Yan. Ang bautismo ng Ama, paliwala sinabi kanina, pagsisisi o pagugugas ng kasalanan. Yan yan. Yan yung salita yan. Yung Ama ay yung anak. Anong bautismo ng anak? Ito naman dinasarayan sa chapter 6 nandun yun. Di ba? Bautismo sa kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Pag nabautismo tayo sa ating Panginoon Jesu Cristo, ibig sabihin, yung lahat ng ating dating pagkatao, kasamang namatay. Sa kamatayan ng ating Panginoon Jesu Cristo. Kasama. Yun ang bautismo ng ating Panginoon Jesu Cristo. Ano yung pangatlo? Yung sinasabi naman, bautismo ng Espiritu Santo. Ano yung Espiritu Santo? Kasi, sa pag-aaral natin kanina, tama yung sinabi ni kapatid na ang nagbabautismo sa Espiritu, walang iba ang ating Panginoon Jesus Cristo. Yung panahon na yun. At dapat din natin maalaman na nagbautismo ang mga apostol ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi sabi ng ating Panginoon Jesus Cristo sa mga alagad kung binili niya, kung paano ako sinubo ng Ama, ganyan po yung sinubo. Kaya yung authority ng pagbautismo sa Espiritu Santo, may authority yung mga alagad. Hindi yung katingat na Romans. Kaya doon sabi, nalibawa niya kanina sa Acts, di ba? Binasa niya. Pero nabautismo siya sa tubig, pero hindi pa nabautismoan sa pangalan ng Panginoon Jesus. May nabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus, pero hindi nabautismoan sa Espiritu Santo. Hindi yung mga kinaliwan na kanina, napakaliwan. Ang ano sa ating mga kapatid, sa oras, sabi nga gano'n ang nasabi ka ng Biblia, sa ikalawang Korinto, sa chapter 6, verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong uhol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinapuluan. Tanda natin mga kapatid, sa araw ng pagliligtas, kita'y sinapuluan, narito, ngayon ang panahong uhol, narito, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ayan, pag nakakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon, naroon may kaligtasan ng ating pampalataya. Kaya kaya nakikarin natin, ang sumampalataya at bautismoan ay maliligtas. Hindi pa pwedeng magpapabautismo ka na hindi ka sumasampalataya. Hindi pwede yun. Ang mangyayari niyan, parang ka naglalaro. Eh itong gawain, hindi ito laro eh. Hindi laro itong bautismo ito. Hindi ito laro siya. Banal na gawain ito. Kailangan ang sumampalataya at pabautismoan ay maliligtas. Nauna kailangan sumampalataya. Tama yung sinabi kanina eh, na yung tao, alimbawa, pag sanggol ka pa lang, ay pa paano ka sasampalataya? Tapos sabi mo yung tanggol, sasagot, ikaw ba sumasampalataya sa Panginoon Jesus Cristo? Ang sasagot ni magulang, opo, sabihin gano'n. Kailangan yung tao, kaya hindi ba pwede, yun yung sinasabi natin lang, aral ng tao. Sapagkat, pag binasa mo ang Biblia, wala sa Biblia na binautismoan na santo. Ang binabautismoan dito, yung sumasampalataya na. Kaya gaya na yun, kung pinanin mo kayo, sumasampalataya mo kayo sa ating Panginoon Jesus. Ha? Sabi nga doon sa Roma, sa chapter 10, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus ng Panginoon yan, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuway siyang mag-free ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Sa paraan na kung sasampalataya ka ng buong puso sa ating Panginoon Jesus, sa paraan niya,
maliligtas ka. Kapag sinumpalataya ka, may kalakip na ano yan. Sa Galacia, nasundan ako. Okay. Sa Galacia, sabi ko nila, na yung pagsumpalataya, pagsumpalataya ng buong puso, nabuo na, meron pang kaligtasan. At bukod sa pananampalataya, mayroon mga kalakip na kanyang kalakip niya. Sa 5-6 ng kalakip na kanyang kalakip niya. Sa 5-6 ng Galacia, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kapuluan. Kahit man hindi pagtutuli. Kasi bakit? Itong pagtutuloy, tandaan nyo ha, itong pagtutuloy, tumutukoy lamang ito doon sa mga taga-Israel. Sa kanilang nauubulan. Yan. Ngayon, sabi naman ito, sapagkat kay Kristo, kahit ang pagtutuloy, ito ginagawa ng unang panahon sa mga Hudyo. Mga Hudyo, ha? Walang kabuluan. Kahit man hindi pagtutuloy, tumutukoy naman sa ating mga hindi. Hindi tayo eh. Hindi tayo. Wala daw kabuluhan yan sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka, ibudyo ka, wala. Ang mahalaga, ito. Kundi, ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga, yung pananampalataya, hindi pwedeng walang gawa. Sumasampalataya ka, gumawa ka. Ano ba sinasabi ng pagkasutan? Ang sumampalataya, ano, at pabautismo. Kailangan, sumasampalataya ka, magpabautismo ka. Isip ko ng buhay naman hanggang. Wala namang taong alat ng tao. Kahit masama, sabihin mo eh. Tanungin mo. Sabi ko lang. Kaya kaya nung nasa mission ako noon, sa Guyab noon. Ang tanungin ko sa kampon. Sabi ko lang eh. Sinong gusto sa langit? Akin lahat. Sinong gusto? Yung ano, yung iba. Eh, sinong gusto rito? O, ayaw namin dyan. Sabi ko noon. O, sabi nga namin eh. Kahit pala sa mga tao, ayaw dito sa ilalim. Kaya lang, sabi ko nga, yung gawin na ginagawa nila, papunta sa ilalim. Dapat, kung gusto mo taas, gagawin mo yung mga bagay na para magkita ko sa taas. Para ng palataya, magpapautis mo ka, at tuparin yung ganun ng kautosan ng aking Panginoon Jesus. Ganun. Pag ikaw ay sumampalataya, at ikaw ay napautis mo, may kautangan ka ng tumpad sa kautusan ng ating Panginoon. Kasi bakit? Anak ka na niya, alagad ka na niya. At yung katumpunan mo yun, ipahayag din yung salita ng Diyos doon sa mga tao hindi pa rin nakakalita sa salita ng Diyos. Yan ang katumpunan na. Ipahayag din. Ganun po ang alam natin. Kaya sa pag-aaral natin, napakalawak na ito eh. Kanina, ang lawak nung pag-sasayin ka pa rin na dito doon eh. Kaya nais ko lang ilang papayawan dito, yung ilang. Kasi may sinabi rin itong ganito, no? Sa aking pag-aaral. Yung sabi niya, lumapit si Jesus sa 18, at sila ay kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ito, sabi, kung itinan natin, sinasat mismo ng ating Panginoon, lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa na ibigay na sa amin. Kasi, pag meron tayo, meron pangyayari dito na ganito ang sitwasyon, natandaan niyo ba yung ano? Yung sabi dito? Yung tanong dito na, ng ating Panginoong Jesus ay pag-aya pinag-question nitong mga iskriba. Kasi nga, yung pagpapa, ano ba yan, tawag sa araw ng Sabat, siya ay nagpapagaling. Isa yun siya tinanong sa kanya ng mga iskriba. Nasabi niya, pag binasa mo itong chapter 21, verse 25 ng Matthew, sabi niya, kasi inaano ko lang kayo yung pamahalaan. Kasi sabi niya, ay bigyan na sa kanyang pamahalaan. So pagpasok niya sa templo, nagsilapit sa kanya ang mga pangunong sasagdote
at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo at nangagsasabi, sa anong kapamalaang ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo binagbigay ng kapamalaang ito? Diba? Ang tanong sa kanya, nung makita niya na nagpapagaling siya sa araw ng Sabat, question siya ng mga matatanda at yung mga pangulo sa sertote, sa anong kapamalaan mo ginagawa yan at sino nagkalaw siya ng kapamalaan? Ngayon, sabi niya, sabi ng ating Panginoong Kristo, mga batoy, sabi ko rin parang di, wala pa naman, sabi niya. At sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong na kung inyong sabihin sa akin, sabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamalaan ginagawa ko ang mga bagay nito. Ito yung tanong ng ating Panginoong Jesus. Ang bautismo ni Juan, saan ba nagmula? Oh, sa langit ba? Sa tao? Sabihin, tinanong din sila ng ating Panginoong Jesus kasi yung tanong sa kanya, sa anong kapamalaan ginagawa yan? At sino yung pagkakibig siya ng pangalan niya? Ang sagot naman ng ating Panginoong Jesus, sagutin ko yung tanong ninyo, sagutin niyo muna itong pagkatanong sa inyo. Ang bautismo ni Juan, galing pa sa tao o galing sa Diyos? Hindi sila nagot yun. Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, pag binasa niya sa 27, at siya nagsasagot, at sila nagsasagot kay Jesus, at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamalaan ginagawa ko ang mga bagay nito. Sa 28, usahin natin. Datapwat. Ay, hindi ito. Ano tayo sa chapter 9? Tapos 96 tayo. Tama rin yun. Kasi yung inalok ito, yung kapapalad pa ang inalok ko. Dito tayo sa 96. Sa Matthew. Tarang tayo dito. Alas ganun din yun. So, dito naman ang sitwasyon dito, yung bang pagpapatawad ng kasalanan. Sitwasyon. Na yung lupo. Sa ito nagro. Pinatawad na yung kasalanan. Hindi question sa uli ng mga matatanda. Ng mga sasyerto dito. Na di ba? Ang Diyos lang ang pwede kapatawad ng tao. Anong kapamalan? Alas ito dito eh. Pag binasa mo yung 6. Di ba? Pero, datapot upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi nga niya sa lupo, magbintig ka, buhatin mo ang iglaan at umulit ka sa iba. Ibig sabihin, nung tinatanong siya nito na kung anong kapamalaan, ginawa niya yung mga bagay nito na pinalaban niya yun. Na sinabi niya, para maalaman ninyo na ang anak ng tao ay kapamalaan, sinabi sa lumpo, tumindig ka, buwatin mo ang iyong ina. Sinagot ng ating Panginoon Jesus. Yung gawa. Ngayon, papasin natin na itong mga tao, yung mga karakter dito, sila yung tututusin, sila yung mga dalubasa sa kautosan. Dapat alam nila yung ginagawa ng ating Panginoon Jesus. Sila yung nakakalam yun. Maswerte pa nga tayo dahil isang panahon natin, yung pinagkinawag ng Panginoon, binigyan tayo ng unawa ng Panginoon Diyos. Kasi, mismo sa kautosan nila, nasusulat yan. Diba? Itong sa 9-6. Hindi lang na unawaan ito eh. Sabi dito, 9-6 ng Isaias. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ito pa lang, sinabi na, pula pa lang, 800 years. Bago dumating itong ating Panginoong Kristo. Sinalita na ni Propeta Isaias na yung lalaking yun, iaatak sa kanya yung pamamahala. May kapamahala siya. Hindi naunawaan ito ng mga saserdote. Samantala kung tutusin, sila ang dapat makakaalam ng mga bagay na ganyan kasi na, dalubasa sila. Hindi na naunawaan niya. Kaya nung dumating ating Panginoong Kristo, yung nagpapagaling siya sa araw ng Sabat, pinag-question siya. Tapos sa anong pamahalaan, pinagawa ng bagay na ganyan. Para malaman niyo yung pamahalaan.
ang anak ng tao. Sabi niya, bumangon ka lang po. Buhatin mo ang ilong po. Kasi ngayon ka pa malakas siya eh. Pero siya. Ayun lang, hindi nila nakilala. Bakit? Hindi sila sumamparataya. Hindi katulad natin, sumamparataya tayo, kaya nakilala natin. Pag ang siyang tao, hindi sumasamparataya, isang hindi mo, oh, hindi ko na maibintihan. Hindi mo ako naman. Pero pag sumasamparataya ka lang, unti-unti papasok sa ibunawan niya. Mas ipagkalamog sa isip. Diba? Sabi nga Apostol Pablo, sa pagpasa niyo niya, oh, na inyong matatalastas ang aking pagkakilala sa iyo agad ni Cristo. 4-6 kaya, napakaalam natin na tayo, dinadlan ng mga bagay na ganito, naunawaan natin na ang Panginoong Sus, talagang siya yung binigyan ng pamamalaan. Walang posibo. Pero sabi nga mo sa ano, sa chapter 12 naman ng second week dyan, ganito tayo ah. Ganito kasi tayo eh. Sa chapter 24. Pag binasa mo yung chapter 15, 24 hanggang 28. Masahin mo na po yan. Mabubusan ko na oras. At ang sinasabi dyan, kapag napasubukan na ang lahat ng mga bagay ng kapamalaan sa ating Panginoon Kristo, ang anak ng tao, ang ating Panginoon Kristo, susubok dito sa amin. Kasi, bagamat sinasabi na sa pangalan ng Panginoong Isus, luluhod ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Pero exempted dyan, yung lumalang ng lahat ng mga bagay, yung ating Ama. Kaya nga, hindi po pwedeng ang Ama, siya rin ang anak. Kasi may halata ganun, isa sila. Ako at ang Ama ay isa, yan kerti ko lang dyan. Pinalagay ngayon ang tao na sila ay, pagkay sila, ang Ama, siya rin pala ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, siya rin pala. Ito, sa pangyayaring ito, pagbasa mo nito, maunawaan mo na ang ating Panginoong Kristo, binigyan siya ng kapamalaan may panahon. At pag dumating na yung panahon na yan, ibabalik din sa Ama yung kapamanan niya para siya ay sa lahat. Pero ang ating Panginoong Jesus, tunay na Diyos. Hindi si Diyos Diyosan. Tunay na Diyos. Bakit sabi ko ma, talas mong iyan sa akin, bakit ganun? Pag ang Diyos ang gumawa ng Diyos, kina-question. Bakit yung tao hindi kina-question, di ba? Nung ginawa, sabi nga gano'n sa gawa, sa chapter 2. Kasi ginawa ng ating Ama yan eh. Ayun. 36 ng gawa, 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos ng Panginoon si Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa Diyos. Iyan Diyos nga ang gumawa sa kanya eh, na maging Panginoon siya eh. Kasi kaluluwa natin niya eh, di ba? Ayun o. Kasi kaluluwa natin niya yan eh. Ayan o, 2:11 ng Pilipos, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus Cristo ay Panginoon, siya ay kaluluwalhati ng tao. Eh pag hindi mo pinapayag ng ating Panginoon Jesus Cristo, na siya sa ating tao lang, eh hindi ka lumuluwalhati sa amin. Eh, kasi sabi niya naman eh, ipahayag ng lahat ng mga dila si Jesus Cristo ay Panginoon. Kaluluwalhati ang Diyos doon. Kaya pag tinatawag tayo ng Panginoon Jesus, kaluluwalhati ang Diyos. Eh, pag ang pagkakilala niya sa Panginoon sa tao lang, alam. Kaya nga sabi ko, pag ang tao ang kumuha ng Diyos, dapat questionin, pero hindi kina-question. Pero pag Diyos ang kumuha, kina-question, kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa atin, mga kapatid, napakaliwanag na itong ating pag-aaral, na susana mo sa isa para marami, pero hindi sapat yung oras natin para tayo ay magsaysay ng napakahaba kasi nga, ilimitado yung oras natin. At sa ilang pananalita, nais kong gawin ninyo, magpasa kayo. Kasi ako, nung nag-start ako mag-ano sa Panginoon, na tinawag ako ng Panginoon, kasi nung una, hindi ako niniwala sa ganito eh. Katuwani pa rin ako eh. Eh, naalas sa panganamin yung mga missionary sa amin, yung panahon eh. Pero ako rin ginamit ng Panginoon para sa amin, na makilala. Kaya lang, kung ano nga, kusin ilang. Ilang sa magulang, kapatid, sa mga parkada, pero sinasabi ng banal na kasutan na siya may na ang sino ba niya ibang buhay na yung kabanalan dahil sa pagkukusin. Pero kahit na dumarating siya yung mga bagay na ganyan, sabi ni Pedro, mga dala kayo. Laki. Sumasay lang si Pedro ng Diyos. Kaya lahat sa amin, sa mga bago na kakilala sa Panginoon, kasi kami nga kayo tayo sa ato kanina, tinawag kayo ng ganyan dahil ng mga Panginoon. Masahin mo ba yung mga Panginoon? Maunawaan niyo.
ko pantay yung lulukong itong mga nag-aaral. Kaya nang bata yung aking original sugar cane baby. Kaya ang hirap lang ako nito yan. Hanggang sa pagbigyan ako ng batang salita ng Panginoon, nagpasa ako, kaya lang wala ako. Iba, lumang tipan. Sabi ko parang hindi kompleto. Nababasa ko yung bagong tipan, pero hindi ko nababasa yung kutuban. So ang ginawa ko, kapag nag-aaral ako noon, nababasa. Ang sinatag, natapos ko siya. Natapos ko. All, thank you. Binasa ko lang ito. Twice mo na thank you. Kasi, kahit na pahay ko yan, hindi mo sa muna yan. Kasi ang karulungan, galing sa isla natin, iibigyan natin sa atin. Kaya kapag sa ulo natin, palalo tayo. Kaya yung iibigyan sa atin ng Diyos, yung ayon po sa antas ng atin. Na dapat, pag tumatay sa atin ng Diyos, pag tayo pumapakalaan ng pag-ibigyan, alisin mo yan, nakita yung pababaan namin. Kasi sa Panginoon Jesus, pagamat siya ay Diyos, nagkanyo yung tao ay pagbaba. Yung katangian na yan, dapat, ang isang Kristiyano, dapat kayo yung katangian na yan. Hindi katulad ngayon, pansin niyo ha, yung mga nag-alaya ngayon, ang tataas. Hindi ko halos, hindi ko sila malapitan. Kasi sila yung mga ibang mga namumuno sa migration ngayon, malalapitan ko yan. Pero hindi ganun ka, lalapitan. Nag-iabit na. Kaya itinuturo na ako yung matutuwalan ng kapatid na ito sa pangalit, maling kapasaran, kapatid na kay Kristo. Kung mananatili kayo, na sasaksiyan ninyo, hindi sinasabi na ngayon, sa pagkakitan, na yung Espiritu Santo, ay patutuos ko sa lahat. Ito yung dahilan kung bakit nananatili kami. Sabihan mo bakit na pagsumukan ko rin. Ito yung dahilan kung bakit kami ang tinag-unite kami. Siya ang tali ng kasagdalan. Kung wala ito, wala rin kami. Ngayon, masasaksihan nyo kung kayo ay magsisilang. Sabi ka ng ating Panginoon sa Kristo, kung kayo magsisilang, nangyayari ang ito. Kaya, manalangin. Manatigil na kayo. Masasaksayin ninyo. At mabuti na yung tumayon yung sinasabi ko. Madal na Espiritu na kumapaktubay sa mga tingin. Yan yung siya sa atin. Maraming tayong pin. Kung may mga tanong kayo, pwede kayong tanong sa mga kapatid natin. Tanong kayo pa. Malaking bagay na kayo. Magandang mga tuwa. Kasi sila, ulang ko yung oras ko.